Hey guys! Welcome back to Travel YOLO, and for today's vlog ay maglilibot tayo sa Mango Capital of the Philippines, Guimaras! Mula dito sa Iloilo ay kailangan lang nating pumunta sa Guimaras Iloilo Ferry Terminal located sa Port San Pedro. Ano sa gawin? Doon tayo magbayad lang. Okay. After naming kumuha ng ticket ay dumiretso na kami sa loob ng port. Malinis at comfortable ang port nila, senyales na maayos ang management na namamahala nito. Bago sumakay ng bangka ay nag-register muna kami. Maraming turistang pumupunta sa Iloilo ay sumaside trip din sa Guimaras dahil approximately 15 to 20 minutes lang ay mararating muna ito sakay ng bangka. Located ang Guimaras Island sa Panay Gulf between Panay and Negros Island. At 8:39 AM nang marating namin ang port ng Jordan. May dalawang port nga pala ang Guimaras. Yung isa ay located sa Buena Vista. Pero nag-decide kami na dumiretso sa port ng Jordan dahil mas malapit dito ang una nating pupuntahan, ang smallest plaza in the Philippines. Pagdating sa port ay kailangan ulit nating mag-register sa Tourism Help Desk. Good morning! Okay. After registration ay minit na namin ang aming friend na si Paul, ang ating tour guide for today. Taga dito siya sa Guimaras, so kabisado niya ang lugar. Nagbayad kami sa kanya ng 1,500 pesos para sa Guimaras tour from 9 AM to 4 PM. Siyempre kahit kaibigan namin si Paul ay nagbayad pa rin kami. Business is business, ika nga, kaya tigilan na ang pambuburaot. After 5-minute travel from port ay narating na namin ang smallest plaza in the Philippines. Less than 300 square meters lang ito, located sa Municipality of Jordan, ang sentro ng Guimaras. Centerpiece nito ang rebulto ng ating national hero na si Dr. Jose Rizal. Sa likod naman ay may stage at mga upuan na pwedeng tambayan. Ngayon naman ay puntahan natin ang downtown area kung saan matatagpuan ang sentro ng komersyo ng Guimaras. Habang kami ay nasa biyahe ay hindi ko maiwasang mapansin ang maluwang nilang kalsada. Idagdag mo pa ang napakaraming puno sa paligid na mas lalong nagpaganda sa lugar. Kaya kung pupunta kayo dito, make sure na meron kayong enough na tulog para hindi kayo antukin sa biyahe. Sayang naman kung mamimiss nyo ang napakagandang view sa paligid while on board going to your destinations. After 12-minute travel from smallest plaza ay narating na namin ang downtown area. Dumiretso kami sa Pit Stop, ang dinarayong restaurant dito sa Guimaras dahil sa kanilang sikat na mango pizza. Ito ang kanilang menu. Umorder kami ng 12-inch family-size na mango pizza worth 480 pesos. Hindi ko na i-divide sa tatlo ang presyo dahil for solo traveler ang ating computation. Umorder din ako ng cucumber juice worth 65 pesos. Highly recommended ang pizza na to dahil hindi tinipid sa ingredients. Lasang-lasa mo ang matamis na mangga ng Guimaras. Idagdag mo pa ang cheesy flavor na talaga namang magpapasaya sa mga cheese lover. After naming ma-enjoy ang mango pizza ng Pit Stop ay sumakay na kami sa aming BMW. Ngayon naman ay dediretso tayo sa Trappist Gift Shop. 5 minutes away lang ito mula sa downtown area. Ang Trappist Gift Shop ay parte ng Trappist Monastery located pa rin sa Jordan, Guimaras. Halos lahat ng turistang pupunta sa Guimaras ay dumadaan dito dahil sa wide variety ng kanilang pasalubong items. At isa na nga dyan ay ang mga religious items na ito.
Meron din sila ditong food items na tsak may enjoy ng inyong mga loved ones. Tulad nitong mango bars worth 195 pesos per box. Meron din sila ditong mango otap worth 135 pesos per box. Meron din silang sariling version ng biskotso na mango flavor worth 100 pesos. Kung mapapansin nyo ay puro mango flavor ang karamihan sa kanilang mga produkto. Ganyan sila ka-supportive sa kanilang local product na mangga kung saan nakilala ang Guimaras. Ito naman ang ilan pa nilang mga produkto. Sa part naman na ito ay ang kanilang mga souvenir items. Bili ako dito ng apat na mushroom chicharon at isang ref magnet, total of 535 pesos. Nag-add din ako ng dalawang mango biskotso worth 200 pesos. Bago kami umalis ay dinaanan muna namin ang kanilang chapel. Pwede rin kayong maglakad-lakad sa kanilang garden na talaga namang nature ang vibe. After naming mamili ng pasalubong ay nag-decide na kaming dumiretso sa ating next destination, ang Alubihod Cove. Habang nasa biyahe ay nadaanan namin itong hilltop kung saan matatanaw ang malawak na plantation ng mangga. After more or less 20 minutes ay narating namin ang Alubihod Cove, isang resort located sa Municipality of Nueva Valencia. For day tour ay kailangan nyo lang magbayad ng 75 pesos. Sa mga gusto namang mag-overnight ay meron sila ditong accommodation. Meron din silang restaurant. Ito naman ang kanilang menu para may idea kayo sa prices ng kanilang mga food. Marami din sila ditong cottages na pwede nyong i-rent. Meron tayong nakilala dito si Kuya. Ano po pangalan niya, Kuya? Garinel Benedicto. Craft artist dito sa Guimaras. Magawa po ako ng mga necklace, bracelet, anklet. Made of shells, yung ocean crafted na shells. Mm-hmm. Yung ocean na yung nagagawa ng mga holes sa shells. Ito po yun siya. Ang ocean na talaga siya na gumawa ng mga butas nito, sir. Ano ganyan na talaga yan? Oo, hindi namin siya kinuha na buhay. Okay. Saka yung mga gemstone na Guimaras, mostly agates. Ito yung nakikita dito, calcite. Marami yan dito sa amin. Calcite amplifies your negative to positive energy. Magkano naman yung mga ganito, Kuya? Usually range of 100 pesos, sir. Mura lang po. Oh, 100 pesos. Kukunin ko na to, Kuya.
Thank you po. Ayan, 100, no? Oo, nagpo-promote din po ako dito ng ano, ng stand-up paddleboarding. Yung mga kayak, dito sa Guimaras, mga paddling, cultural like sailing, traditional sailing. Mm. Dito po sa Guimaras. Kasi we are born to be a paddlers and sailors. Kasi po, from the city, usually po, yung mga ancestors namin nagtitravel lang from dito sa Guimaras, going to city. Dati wala pa yung mga... Wala pa po talaga dito ang ano. Kaya like, katulad ngayon sir, it's Amihan. This is a season, good season for sailing. For sailing, yeah. Mm-hmm. Ano ulit ang pangalan nyo, sir? I am Garinil Benedicto. And Guimaras pwede kayong kontakin kapag... Yes, oh, Guimaras Paddle and Sail. Yun yung ano namin dito. Sige. Lalagay na lang namin yung contact number niya dito, guys. Yeah. Or sa description ng video, kung pwede nyong kontakin si sir. Thank you, sir. Tayong tumambay dito sa Alubihod Cove. So next destination naman natin ay Gisi Lighthouse. See you there. After 24 minute travel from Alubihod Cove, ay narating namin ang registration area ng Gisi Lighthouse. Dito ay kailangan magbayad ng 10 pesos each for environmental fee. After naming ipark ang aming BMW, ay dumiretso na kami sa entrance ng lighthouse. Ito nga pala guys ang rates ng kanilang parking. Na ito ay matatagpuan sa Nueva Valencia. Ginawa ito noong pang 1894 na nagsilbing navigational guide sa mga mangingisda at mga sasakyang pandagat. Ito ang pangalawang pinakamatandang lighthouse sa ating bansa. Ang mga materyales na ginamit dito ay mula pa sa Pransya, Portugal at Inglaterra. Ngunit dahil sa katagalan ng panahon ay tuluyan na nga itong nasira. Kaya kung mapapansin nyo mula sa entrance ng ruins ay may bago ng puting lighthouse na nakatayo. Dito ay may mga nagbebenta rin ng mga pasalubong at souvenirs at talaga namang nakuha ang atensyon ko ng keychain na ito na gawa sa kahoy na animoy may cross sa gitna. Baka gusto niya sa kahoy na may cross, kahit anong cut po may cross po siya. Tawag sa mga pare is Miracle Tree. Pwede siya sir sa pang travel nyo, pagkuha sa mga boarding stamp, pag-apply at sa pag-negosyo. At dahil na-amaze ako sa unique na keychain na ito, ay bumili ako ng 3 pieces worth 50 pesos. Ano palang name mo ate? Hansel. Thank you. Meron din sila ditong binibentang pasalubong items na lahat ay may flavor ng mangga. Bumili ako dito ng mango gummies. Sayang lang dahil isa lang ang binili ko dahil masarap pala talaga ito. Bumili rin kami dito ng mineral water worth 25 pesos. Bago kami umalis ay dinaanan muna namin itong napakagandang view ng beach sa bandang baba lamang ng entrance ng Gisi Lighthouse. Around 1 PM nang mag-decide kaming mag-lunch sa Jordan Town proper. And along the way ay nadaanan namin itong The Mango Island Cafe, so nag-decide kami na itry ang food nila. Ate, order na kami. Ito pong ano, baby back ribs. Tapos isang roast chicken. Tapos itong grilled fish. After a few minutes ay naserve na ang aming food.
Sobrang sarap ng food nila and napaka-tender ng meat ng baby back ribs na in-order ko. Kaya for sure na babalik ako dito in case magagawi ulit ako sa Guimaras. After naming mag-lunch ay dumiretso na kami sa town proper ng Jordan. Dumaan ulit kami sa pit stop para bumili ng pasalubong na mango pizza. Good news pala sa mga mahilig sa fast food dahil meron na sila ditong Jollibee at recently naman ay kaka-open lang ng kanilang McDo. Pagdating sa pit stop ay umorder ako ng 12-inch family size na mango pizza, same ng in-order namin kaninang umaga. Ngayon naman ay puntahan natin ang Merceli Point Inland Resort located sa Municipality of San Lorenzo. I feel the rain crashing down all around this empty town. We're searching for the lost and found. Inabot ng 20 minutes ang biyahe mula sa town proper hanggang dito sa resort. Scars aren't even there. It's in the air like a blazing flare. Dito ay nagbayad kami ng 50 pesos na entrance fee na consumable for food and drinks. Pagdating sa second floor ay meron silang aesthetic na balcony kung saan pwede kayo mag-dine habang tanaw ang napakagandang view ng kabundukan. But wait, there's more! Meron din sila ditong roof deck kung saan matatanaw natin ang 360 view ng paligid ng resort. Hey guys! Welcome to Guimaras and may mga kasama tayo guys sa ating tour dito sa Guimaras. Hello! So ito guys si Candy. Welcome to Guimaras! Kanto na kamo diri! And ito guys si Paul. Hi guys! My name is Paul. If ever you're interested in visiting Guimaras, you can contact me. I'll be your personal driver, your tour guide, and videographer. So, kontakin nyo lang siya guys kung gusto nyo mag-tour dito sa Guimaras. Ilalagay ko yung contact details niya sa description ng video na to. When you laugh at me, hope for us because I believe the home was just you and me. After naming ma-enjoy ang view, ay dumiretso naman kami sa cafe area para umorder ng frap. Habang naghihintay ng order ay pwede kayo ditong mag-picture-picture dahil napaka-aesthetic ng cafe na ito. ₱170 ang mocha frap na in-order ko, pero dahil consumable ang entrance fee na ₱50 ay nagbayad na lang ako ng ₱120. Meron nga pala kaming hindi napuntahan sa tour na to dahil kinulang kami ng oras. Pero napuntahan ko na ito noong July 2022. Ito ay ang Guimaras Wind Farm located din dito sa San Lorenzo. I would recommend na puntahan nyo rin ito lalo na kung hindi nyo pa napupuntahan ang wind farm ng Ilocos and Pililla Rizal. So yun, picture-picture siguro muna tayo. No? And ang amazing part dito is wala dito yung entrance fee. Well, parang Ilocos lang din, di ba? Wala mga entrance fee doon. Ayan, ito yung pinakamalapit na ano dito, windmill. Andito siya sa gitna ng mismong parang park or viewing deck ng windmill nila. Dito ay may nabili ako dating souvenir na mini windmill worth ₱150. Not sure lang if nag-price increase na sila, pero i-add ko to sa ating expenses calculator for computation purposes only. So that's it guys for our Guimaras Adventure 2024. Balik kayo sa Guimaras. Bye. Stay tuned dahil bukas naman ay pupuntahan natin ang kaisa-isang UNESCO World Heritage Site sa Visayas. Walang iba kundi ang Miagao Church located in Miagao, Iloilo.
And bago matapos ang ating adventure ay i-add na rin natin ang ating boat fee pabalik sa Iloilo na 30 pesos at ang ating expenses from day 1 and 2 amounting to 2,061 pesos. Thank you so much guys for all your support. Please like and subscribe. How would you cross by the stormy seas? Oh, you meant the world to me.